Welcome back mga katipong sa aking munting channel. Ang lulutuin po natin ngayon ay bulanglang kung sa Katagalugan. Kung sa Pangasinan naman ay pising. Lulutuin po ito sa pamamagitan ng bagoong isda. May sabaw. Ito po ang ating mga gagamitin. Talong, dahon sa bakuran na hindi ko alam, at saluyot. Optional po yan. Kalabasa, bunga ng ampalaya. Ito po yung bagoong, nagpakulo na po ako doon. At sasagpawa natin ang isdang Japanese. Hindi ko alam po ang pangalan. Optional din po yan kung lagyan ng isda o hindi. Pero mas masarap dito, bangos. Kaso walang bangos. Ayun po yung ating bagoong. Pinakuluan ko na sa luya. At dadagdagan natin ng bagoong. Ang bagoong isda po ang magpapasarap nito. Tsaka yung luya. Tsaka yung mga ingredients natin. Sagpaw na isda. So, umpisa na po natin na paghalo-haluin ang ating lulutuin para malaman na natin. Pakuluan ang bagoong na may luya. Yan po ang natira. Tinik. Napakuluan pa natin ng konti. Bagoong pa lang yan. Masarap na. Takpan natin. Ayun, tuloy-tuloy na. Ginagawa ko po dito, tanggalin po yung nasa ibabaw. Yan, lutong-luto na po yung bagoong natin. Uunahin ko po yung kalabasa. Susunod natin ang 2 minuto. Pagpasagit-sip yan, susunod po na lahat. Ayun na, pumito na po. Sunod na natin ang talong, alisin natin tubig, binabad natin kanina para gumamitin. Ayan si talong. Ang ampalaya. Huwag na po natin takpan para hindi sumubrap sa pait ng ating ampalaya. Para mag-reduce po ng pait yung ating ampalaya, hayaan na lang po natin ganyan. Huwag din po natin hahaluin. Ang saluyo, mas maganda, maluluto ito ng konti. Yung medyo madulas-dulas, ilagay na natin lahat. Para pag sinigop, masok. Pag halu-haluin na natin. Wow, ang bango. Randam-randam po yung dulas. Naniniwala ba kayo may higit 10 taon? Simula nung nakarating ako dito sa Amerika, ngayon lang ulit ako makakatikim nito. Bilang-lang. Iligay na rin natin ito, ang aking paborito sa bakuran. Hindi ko alam ang pangalan na ngayon. Hinana natin ang apoy. Ilalagay na natin ang ating isda.